ibang ating masabi. At kasunod po ay si Brother Hussain. Ito ay, inshallah, first time naman yung brother ito. Matagal namin itong gusto makita. At dito siya ngayon, sa awa ng Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wal iman wal hidayah wa kafa biha ni'mati. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa ashabi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah la ilaha illallah amma ba'd. Ako nga po pala si Amma ko si Lorca, ang aking Islamic Muslim name ay Hussain Lorca. Ako po ay yumakap sa Islam sa pananampalatayang Islam taong 2012, buwan ng Nobyembre, Ajis. At ako po ay nanggaling sa Jehovah Witness. Ito ang aking original na pinanggalingan. At ako ay pumasok sa pananampalatayang Islam dahil sa lahat ng reliyon na aking napag-aralan, ito na lamang ang bukod-tanging reliyon na nagpupuro ng monotistikong pagtingin sa pananampalataya. Ito na lamang ang bukod-tanging reliyon na hindi naniniwala na may tatlong Diyos o dili kaya ay merong bahagdan o merong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ito na lamang ang bukod-tanging reliyon na sumusunod sa katuruan ng mga naunang propeta mula kay Propeta Adam hanggang sa kahuli huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ngayon po mga kapatid, ang aking ibabahagi ay ang limang haligi ng pananampalatayang Islam. At ito ay inungkahi sa bawat Muslim. Ang kanyang pananampalataya ay aktibo sa lahat ng lahat ng araw at panahon na kanyang buhay upang habang siya ay nabubuhay. At ito ay dahil sa limang haligi ng kanyang pananampalataya, ang tinatawag na limang haligi ng Islam, na dapat niyang isa katuparan sa pang-araw, sa bawat taon o minsan man lang sa kanyang buong buhay. Dahil dito ang Muslim ay lagi nang may buhay na pananampalataya upang kanyang maisakatuparan ang limang haligi ng Islam. Ang una rito ay ang shahadatin, ang pagpapahayag ng tunay na pagsamba. Ang bagay na ito ay nakapaloob sa kalima ng mga Muslim. Ito ay nangangahulugan ng wala nang ibang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Allah at si Muhammad ay kanyang sugo. At sumunod dito, at ito ay sinuportahan ng Quran, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Quran 59 verse 7. Ito ay ayon sa pinakamalapit na kahulugan, talikdan ninyo ang kanyang ipinagbabawal at sundin ang kanyang pinagutos. At sa Quran 480, siya na sumusunod sa sugo ay sumusunod sa Allah. At ang sumunod dito ay ang salah, ang pagdarasal. Kung ang bagay na kinakitaan natin para sa ating sikmura ay pagkain ng katawan, gayon din naman ang salah ay pagkain ng kaluluwa. Sa Islam, ang pamumuhay ay isang balancing bagay na pangkatawan at pang-espiritual. Ito ay naglalayo na dapat tayong magkamit ng mabuting bagay dito sa lupa at maging sa kabilang buhay. Ang Islam ay hindi isang makalupang bagay, buhay, at hindi rin naman pang maka-espiritual lamang. Ang Islam ay nagtuturo sa pagkakaroon ng balansing pisikal at spiritual na pamumuhay. Ang takdang pagdarasal sa araw-araw, ang pag-aalala sa tuwina at pagtawag sa kanya ng limang beses sa maghapon ay naglalayon sa sinuman sa tukso at kasalanan. Ito ay nagpapadalisay sa puso at nagbibigay ng mataas na moral. At ito ay sinuportahan ng Quran 29:45 at lagi na magtatag ng palagi ang pagdarasal, sapagkat ang pagdarasal ay nakapagpapaiwas sa kahiyahiyang pananalita at di makatarungang asal, datapot ang pag-alaala sa Allah ay higit na dakila. At sumunod po rito ay ang saum o ang pag-aayuno. Ito ay isang taunang obligasyon ng bawat Muslim na may sapat na gulang at kalusugan ng katawan tuwing buwan ng Ramadan. Ang pag-aayuno sa Islam ay pagkakait sa sarili ng anumang pagkain, inumin, at relasyong sekswal mula sa oras ng buwan ng liwayway hanggang takip silim. Ito ay isang disiplina sa mga Muslim sa buong buwan, sa isang buong buwan. Ang Allah ay nagpahayag sa Quran sa kahalagahan ng pag-aayuno. Sa Quran, Suratul Baqarah, verse 183, o kayong nagsisisampalataya,
pag-aayuno, ang pag-aayuno ay ginawad sa inyo kung paano rin iginawad, paano rin naman iginawad sa mga nangauna sa inyo upang kayo ay magkamit ng kabanalan at mapaglabanan ng tukso. At sumunod dito ay ang zakah o tinakdang tamang taunang gawa. Ang zakah hindi lamang voluntaryong pagbibigay sa mga nangangailangan kundi isang obligadong tinakda ng Allah. Ito ay hindi lamang naglalayo ng tulong pangkawang gawa, limos o kabutihan, kundi isang paraan ng paglilinis sa mga kinita ng kabuhayan. At ang huli ay ang Hajj o ang pagdalaw sa Makkah. Ang Muslim, ang bawat Muslim, lalaki at babae na may sapat na gulang, mabuting kalusugan at kakayahang gumugol sa paglalakbay ay nararapat na dumalaw sa banal na lugar ng Makkah, ang sentro ng Islam sa buong mundo. Minsan lamang o higit sa kanyang buong buhay, ito ay nagbibigay, ito ay nagbabadya ng pagkakaisa, pagkakabikis-bikis ng lahat ng mga Muslim at isang buong pagkakapatiran na walang makakapantay sa sangkatauhan. Ito po yung bird's eye view ng nais kong ibahagi sa sandaling ito. At inshallah sa susunod na pagtitipon ay ibibigay ko yung mas detalyadong pagbibigay o pagbabahagi ng kaalaman, particular na sa bagay na ito. At ihahabol ko lamang po yung dalil o yung katibayan sa Quran, Quran 3 verse 97, ang pilgrimahe ay isang tungkulin ng tao na dapat niyang ialay sa Allah sa mga may kakayahan na gumugol sa paglalakbay. Subalit kung sino man ang magtakwil ng pananampalataya, ang Allah ay hindi nangangailangan ng anuman sa kanya mga nilika. Hanggang dito na lamang po mga kapatid. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ating comment, first time pa man ni Brother Hussain dito, i-review ko na ang layunin natin sa ating pagtipon-tipon dito, hindi lamang nagtitrain tayo, kundi in the same time, nagdadawa tayo. Yung nga, ilagay natin sa Facebook, sa social media, sa YouTube, at saka my live. Dahil in the same time, ang ating purpose ko ay dawa. Okay. Ang naalala ko ang salita ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inutosan si Muad ibn Jabal mapapunta sa Yemen. At tinatanong siya, anong gawin mo doon kung nandoon ka na? Sabi niya, ay turo ko yung tauhid, pagkilala ko si Masallah. Pag tumanggap na sila, ya Rasulullah, ang sunod kong ituro nila ay sala. Ano magsala? So ang kung basihan natin ang structure ng pagdadawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay una ipaalam sa tao ang tauhid. Okay? So dito I agree na itong topic ni Hussain ay para ito sa academic lecture for the school, universities and colleges and school high school. It's okay. This is academic delivery. Pero purpose natin ay da'wa. Ay hindi ito pwede. Same, based on my experience, hindi ito pwede kung purpose natin ay da'wa. Dahil maraming subject. At saka bawat subject ito, hindi nga sapat ang isang oras eh. Tauhid lang, hindi sapat yan eh. Paliwanag mo isang oras, tauhid. Eh syahadatin pa, Rasulullah pa. Idagdag mo dyan. Hindi sapat ang isang oras dyan. Ramadan. Ang laking subject ito eh. Ramadan. Bagang ang 100 milya, ginawa mo lang 1 meter. Ay hindi talaga maintindihan. Ha? So, yun nga, sabi may pinahabol na inex ay paliwanag. So, tandaan natin, ang da'wa ay hindi nangailangan 2, 3, 4 na subject. Kahit kalahati isa, basta ay tumalab sa puso ng nakikinig, ha? Na lagay sa isip at sa puso nila, kahit kalahating ta subject lang ang maibagay natin sa kanila. Yun po ang purpose ng da'wa natin. So, yun ang masabi ko, inshallah.